Salamat sa panahon ng Sabat na kami po ay makapag-aaral ng inyong salita at kami po ay makapagpahinga sa aming mga problema, sa aming mga trabaho. Gabayan niyo po kami, ipagpadala po ng banal na espiritu upang kami ay sakupin at kami ay matuto ng inyong salita. Salamat po ng marami sa katotohanan sa Biblia na itinuturo ng ating simbahan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ang topic po natin ngayong gabi ay mabilis lang po ito dahil po ito ay alam na ng mga tao. Kaya lang po ginagawa kong evangelistic yung aking mga sermon para ma-remind po tayo ng ating mga beliefs. Ano ang nangyayari kapag ikaw ay namatay? May buhay ba sa kabila ng libingan? Meron pong missionary na namatay sa Congo. At nung siya ay namatay, nakalagay sa kanyang, anong tawag dun? Puntod ba yun? Nakalagay, peace. Ibig sabihin, anong nangyayari sa namamatay? Masakit sa damdamin pag tayo ay namamatayan? Ngunit anong sinasabi po ng banal na kasulatan? Ang sabi po sa Biblia, nung unang panahon, nung si Jesus ay mamatay, pinabantayan po ang kanyang libingan ng mga Romanong soldier. At nung linggo ng umaga, ay siya ay pinuntahan ng anghel at tinawag si Jesus Christ at siya po ay nagising at pinanagumpayan niya ang kamatayan at siya po ay nangamatay halos parang namatay yung mga Roman soldiers na yan. So yan po ang balita ng pag-asa. Ibig sabihin po kung si Jesus ay namatay at siya ay nabuhay, meron din tayong pag-asa na tayo ay mamabuhay kahit tayo ay ma-persecute ng mga terrorist. Kahit tayo ay mabangga pagtawid natin dyan sa kalsada o kaya kahit tayo magkasakit man at mamatay o tayo tumanda, okay lang po dahil tayo ay mabubuhay balang araw. Sa Roman, sa Rome po, ay merong mga libingan. Ang sabi po dito ay goodbye forever. Ibig sabihin, hindi nagigising yung mga nakalibing dyan. Siguro po, yun ang kanilang pagkakaintindi. Kaya minsan ayaw kong pumunta sa Eternal Garden. Baka hindi na ako daw magising dun. Ang sabi naman po ng iba, goodbye until we meet again. Alin po ba ang totoo? Goodbye forever o goodbye until we meet again? Sabi po sa Biblia, ako, yaong namubuhay at yaong namatay, narito ako ay buhay magpakailan pa man siya nawa. Yan po ang maganda. Si Jesus Christ ay nabuhay. Nasa akin ang mga susi ng Hades at ng kamatayan. So walang problema. Ang sabi po ni Pablo sa unang Korinto, sapagkat kung hindi muling binuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Ibig sabihin, ang mga patay talaga ay nabubuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong kasalanan, kayo'y nasa inyong ano yan, kasalanan pa. Kung gayon nga ang mga nangatulog din naman kay Kristo ay pawang nangapapahamak. Okay, so kung walang pagkabuhay, bakit pa may Kristyanismo? Yan po ang sinasabi sa Biblia kung papaano ang ingredients ng buhay at ang ingredients ng kamatayan. Ang kamatayan po ay dahil sa kasalanan. At kakainin ka ng pananim at kakain ka ng pananim sa parang. Ayan po ang mga resulta ng kasalanan. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Ibig sabihin, pag namatay tayo, hindi tayo pumunta kung saan, kundi sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, Genesis 3:19, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ayan po, malinaw.
at nilalang ng Diyos. So, pag dinecompose natin ang buhay, ang composite material nun, ibig sabihin, composed of elements, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Number one, kailangan ng alabok. At hininingahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, number two, hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay, ang resulta. So, yan po ang nangyari noong nilalang ang tao. May katawang hininga, katawan, yung hardware, plus hininga, yung software. Parang computer ito. Isang kaluluwang may buhay. O, pagsira yung software, wala na computer. Pagsira yung hardware, wala na rin yung lalagyan ng software. Yan po, pag tinanggal natin ang hininga, ang matitira ay bangkay. Kaya pag nakikita ko yung pusa o aso dyan, nasagasaan, hindi na yun aso. Bangkay ng aso. O, hindi na po yun buhay. Buhay na tao minus hininga equals corpse o kaya bangkay. At ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ayan. Yun po ay napakaganda kasi yung ating software ay may backup. Pag nasira yung ating hardware, yung ating katawan, yung ating ugali ay nakasave sa langit sa ating Panginoon. Para pag binigyan tayo ng bagong katawan, yung ugali natin, yun pa rin ang naka-install. Install ulit doon. Kaya kailangan ayusin talaga natin ang ugali natin kasi walang bagong. Okay, mababalik. Okay, nagbibigay sa kanya. At sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Yan po. Habang buhay pa, ang Espiritu ng Diyos ay nasa ating hininga. Ang sabi po dito, hiningahan ng Diyos si Adan. So tingnan po natin kung ang sinasabi ng mga awit. Huwag ninyong igalak ang inyong tiwala sa mga pangulo ni sa anak man ng tao na walang pagsaklulo. Yan po. So huwag tayong masyadong magtiwala sa ating isa't isa dahil mangangamatay naman talaga tayo lahat. Ang hininga niya ay pumapanaw. Siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding iyon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Yan. Kaya hindi tayo mayayabang, hindi tayo pwedeng magmalaki kasi po tayo lahat ay mamamatay at ang pag-asa natin ay nasa Diyos. Ano pong sabi ni Haring David o si Haring Solomon? Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay. Napakaganda po nito. Pag ang iniisip natin kung gaano lang kahaba ang ating buhay, babadgetin natin ang ating panahon. Hindi tayo tatamarin. Ang anumang bagay ni mayroon pa mang silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Masabi rin po, maging ang kanilang pag-ibig at ng pananaghili ay nawala ngayon. So, ang ibig pong sabihin, ang mga namatay ay walang nalalaman. Ang sabi po sa awit, ang mga patay ay hindi pumupuri sa Panginoon ni sino mang nabababa sa katahimikan. Kaya, wala. Ngayon na tayo magsisimba habang tayo ay buhay pa. Pag tayo namatay na, hindi na makasimba. Last na lang. Last trip, last church, at mananahimik sa gardens. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Ikaw ang tatawag at ako'y sasagot sa iyo. Ayan po, may pag-asa. Ang sabi po dito, kung aking hanapin ang siyol na parang aking bahay,
kung aking ilatag ang aking higaan sa kadiliman, ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga. At saan nandoon siya? Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala. Napakaganda po ng Biblia. Nakalagay dyan lahat kung ano ang katotohanan sa buhay. Sila'y hindi magsisibangon ni magigising paman sa kanilang pagkatulog. May clue po tayo na ang pagkamatay ay pagkatulog lamang. O ikubli mo nawa ako, Siol. Naingatan mo nawa akong lihim hanggang sa ang iyong puot ay makaraan. Natakdaan mo nawa ako. Natakdaan mo nawa ako ng takdang panahon at iyong alalahanin ako. Yan po ang mga sinasabi sa Biblia. Ang pagkamatay daw po ay pagtulog. Ang sabi po sa mga awit, iyong isipin at sagutin mo ako, O Panginoon kong Diyos. Liwanagan mo ang aking mga mata, baka ako'y matulog ng tulog na kamatayan. Oo, ang tulog, meron po palang tulog na hindi kamatayan at may tulog na kamatayan kung yan po ang ating papaniwalaan. At marami sa kanila ang nangatutulog sa alabok ng lupa, na natutulog sa alabok ng lupa ay magigising ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Yan po, ang sabi ni Prophet Nathan kay Haring David, ganto ang mangyayari kapag ikaw ay namatay na. Sa 2 Samuel 7, pagka ang iyong mga araw ay naganap, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang. Ayan po, napakaraming mga bagay na sinasabi sa Biblia na ang pagkamatay ay pagtulog. Kahit si Jesus mismo, meron siyang kaibigan na si Lazarus at saka si Martha at saka si Mary. Ang sabi po dito sa Juan 11:5, iniibig nga ni Jesus si Martha at ang kanyang kapatid na babae at si Lazarus. At isang araw, nasa Jordan River si Jesus Christ at ang mga disipulo at nagkaroon sila ng text galing sa Bethany na may sakit daw si Lazarus. Ngunit, hindi agad sila umalis. Pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paparoon upang gisingin ko siya sa pagkatulog. Yan po ang sabi ni Jesus Christ na natutulog daw si Lazarus. Sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, ay siya'y gagaling. Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw na si Lazaro ay patay. Ibig sabihin, totoong natutulog si Lazarus, pero totoo rin po na patay si Lazarus. Kung pareho po yung totoo, ibig sabihin, ang pagkamatay ay pagkatulog. Yan po ang sabi ni Jesus Christ mismo. At ikinagalak ko, meron ba ako nakaligtaan? Okay, yan. At ikinagagalak ko dahil sa inyo na rin ako'y wala roon upang kayo'y magsipaniwala, gayon may tayo na sa kanila. So pumunta po sila doon. At nung pumunta sila doon, nakita sila ni Martha at lumapit si Martha agad. At ang sabi po ni Martha, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. Alam niya po na si Jesus Christ ay ang buhay at kaya niyang pagalingin si Lazarus. Sinabi niya, magbabangon muli ang inyong kapatid. Salamat po. Ako po ay hindi marunong bumasa ng Tagalog masyado. Ako po ay trying hard. Mas madaling basahin yung English dito eh. Your brother will rise again. Now notice, okay. Ito po yung kaniyang nalalaman kung na siya ay magbabangon uli pagkabuhay sa pagmuli, sa huling araw. Sabi ni Martha, sabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay ng maguli at
ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bangamat siya ay namamatay, gayon may mabubuhay siya. Praise the Lord. So, dinala po si Jesus Christ doon sa kanyang libingan ni Lazarus, ang sabi ni Juan, at tumangis ang ating Panginoon. Pero hindi po siya umiiyak dahil kay Lazarus, kasi kaya niya naman buhayin si Lazarus. Ang sabi po dito sa notes ng aking binabasa, na gawa ni Mark Finley, tumatangis po si Jesus Christ dahil maraming namamatayan sa maraming panahon at nasasaktan ang mga tao sa kamatayan dahil ito ay pagka-distansya sa buhay. Kaya po, pinatalis ni Jesus Christ ang bato at ayaw ni Martha ipaalis kasi sabi ni Martha, Panginoon, sa ngayon nabubulok na ang bangkay sapagkat may apat na araw na siyang namatay. Ngunit, ang ginawa ni Jesus Christ, tinawag niya si Lazarus. Lazarus, come forth. Okay. At lumabas si Lazarus sa kanyang libingan. Napakasaya ng mga tao. At ganun po ang mangyayari balang araw pag tayo ay namatay ng nananampalataya. Kahit mamatay po tayo, tatawagin tayo ng ating Panginoon at tayo ay lalabas sa ating mga kabaong, sa ating mga pinaglibingan, kung saan pa man tayo, kung nalunod tayo sa dagat, kung hindi na tayo nagtagpuan, mahahanap tayo ng ating Panginoon. Yan po ang napakagandang balita. Ang sabi po sa Tesalonica, ngunit hindi naming ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Kaya hindi tayo pala masyado malungkot dahil meron tayong pag-asa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay ng mag-uli. Ayan po, napakaganda ang comfort ng Biblia para sa mga namamatayan dahil ang ating Panginoon ay magbibigay ng buhay. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling patunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak, ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Yan po ang sinasabi ni Pablo. Sapagkat kinakailangan na ito'y na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapat pagka itong may kasiraan ay magbihis ang mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtagumpay ang kamatayan. Okay. Death is swallowed up in victory. Saan naroon ang kamatayan? Oh. Saan naroon o kamatayan ang inyong pagtatagumpay? Ayan po. Yan po ang sinasabi ni Pablo at yan din po ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. Ayan na. Huwag ninyong ipangingilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makakarinig ng kaniyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkubuhay at maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay ng muli sa paghatol, condemnation. So dalawa lang po ang direksyon pagkagaling sa kabaong, papunta sa taas or papunta sa ilalim, sa impyerno. Walang problema, basta papunta sa taas. Walang problema, mamatay, basta papunta sa langit. Sabi po sa Apokalipsis, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Kaya po tayo ay nagsisipag dahil pag tayo ay naligtas,
meron tayong ganting pala. So yan po, natutulog ang mga tao. Walang problema ang mga natutulog kasi wala silang malay. Pagdating ni Jesus Christ, papaano ang mangyayari? Sinong dadatnan niya kung ang mga patay ay nakung saan na napunta? Sa Tesalonica po, kung magkagayon tayo'y mabubuhay at nanangatitira, ay aagawin kasama nila sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanpaman. Ayan po. Glorification. Hindi na po tayo magkakasakit. Ano naman po ang nangyari sa magnanakaw sa krus? Kasi po ang sabi dito ay nung araw daw po ay kasama na siya ni Jesus. Sabi sa Mark, Luke, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sabi naman po ni Jesus. At sinabi niya sa kaniya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Si Jesus po ba ay pumunta sa paraiso ng araw na iyon? Hindi po. Kasi ang sabi po ng Biblia, siya ay nilibing nung Friday sa hiniram na libingan. Ayan po. At nung Linggo, siya po ay nagpakita at wala na siya sa libingan. At ang sabi na po ni Jesus kay Mary ay hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ibig sabihin po, nasaan siya pumunta? Walang kasama yung magnanakaw doon sa paraiso kung magkasama talaga sila. Ibig sabihin po, ay hindi talaga siya pumunta. Kakasamahin, ibig sabihin sigurado po. Yan po ang sabi ng Biblia, sapagkat nooy paghahanda Friday upang ang mga katawan ng mga pinako sa krus ay wag matira doon. At hinihiling pan, okay, so pinutol nila ang mga, binali nila ang mga, ang manghita upang hindi makatakas. Nung unang nagkasiparoon sila kay Jesus ay makitang siya ay patay na at hindi nila inumog ang kanyang mga hita. So, hindi makatakas yung magnanakaw. Si Jesus nasa libingan. Ano po ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin po ay question mark. Bakit question mark ito? Promise po yan na sila ay magkikita sa langit. Ayan po. You will be with me in paradise. Today, right now, comma. Yan, assurance po yan. So mga kapatid, ang pinakamagandang pagpapala sa atin ay buhay. Huwag ngang problemahin ang tuition at ang computer at ang virus at ang pagkain. Basta mapunta sa langit, no problem. Ang mga ibang mga bagay, ang damit, ang kotse, ang kung ano-ano pa ay mga walang binatbat kung kukumpara natin sa buhay na walang hanggan. Pag tayo po ay namamatayan, tayo naman ay mabubuhayan later kung tayo ay faithful. Yan po ang binibigay sa atin ng Biblia. Meron pong isang missionary na pumunta sa Africa, ngunit hindi sila nabuhay, nalunod ang 6 na taon na sanggol. At ang babaeng missionary ay naglilinis sa bahay at merong pumasok sa kanyang pinto na kamukha nung kanyang anak na namatay. Pero dahil nakabasa siya ng Biblia, ang sabi niya, hindi ikaw yung anak ko. Sabi ng Biblia, the dead know not anything. Ano pong nangyari dun sa bata? Nagpalit ng anyo yung bata. Naging demonyo at biglang nawala. Okay, so pag nakita niyo po yung mga anyong mga lolo na namatay na, na biglang pumapasok sa bahay niyo, ang amoy pa at saka yung boses ay pareho, sabihin niyo lang po, sabi sa Bible, Ecclesiastes 9:5, and the dead know not nothing, at mawawala po yun. Kasi alam natin na yan ay evil angels na kinaluloko tayo. Kaya yun po ang ating mensahe ngayong gabi. Ang napakagandang balita na
sa kabila ng kamatayan ay meron ang buhay. Na kahit na ano pong mangyari sa atin, no problem. Basta bubuhayin tayo ng Panginoon. Yan ang ating pag-asa. So, kung tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga buhay, sa pag-asa ng buhay na walang magpakailanman. Ayan po. So, yun po ang ating kailangan ipa-share sa ating mga kapitbahay, lalo na po sa mga hindi nakakaalam. So, yun po ang ating leksyon ngayong gabi. Tayo po ay manalangin sa pagsarado po. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na kahit ano pong mangyari sa amin, kayo po ang magubuhay sa amin. Kung kami man ay mamatay sa persecution katulad ng mga martir na nanindigan sila sa prinsipyo, kung kami po ay mamatay dahil sa katandaan, kayo po ang bubuhay sa amin. Ang buhay po namin ay maikli, puno ng problema at puno ng kalungkutan. Ngunit ang buhay na pinapakita ninyo sa amin sa huling panahon, sa pagbabalik mo, ay parang langit, ay langit. Napakaganda po. Tulungan niyo po kami na huwag makalimutan ang mga pangako ninyo sa Biblia na tingnan namin lang lagi at isipin namin ang langit sa kabila ng mga kahirapan sa buhay. Na makita namin ang malaking view ng buhay, hindi lamang ang pangayon at ang instant na mga bagay. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan na ipangaral sa mga taong naloko ng mga demonyo tungkol sa katotohanan ito. Salamat po sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po sa ating closing song, awitin po natin ang Holy Thine, hymn number 191. Tayo pong lahat ay tumayo. Dear Savior, holy, thine, teach me how I would to thy will, O Lord, not mine. Help me now.
Panginoon naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa panahon ng Sabat, sa panahon po na kami ay nakapag-aral ng inyong salita. Kami po ay humihiling na gabayan niyo po at i-lead niyo po kami ngayong Sabat. Bigyan niyo po kami ng magandang gagawin ngayong gabi, bukas, at sa mga masusunod na araw na inyong panukala. Tulungan niyo po kami na gawin ang inyong trabaho na mabuti at na efficient. Salamat po sa kaligtasan sa inyong, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.